Hello guys, I'm Coach Christine Tan. Para po sa mga kababaihan na may asawa na, so mas maganda po na wag po tayong aasa sa sahod ng asawa natin o sa kita ng asawa natin. Kung negosyante man yung asawa natin, wag po tayong aasa doon. Bakit? Mas masarap pa rin po na may sarili tayong pera kaysa aasa po tayo at wala po tayong gagawin na paraan para magkaroon tayo ng sarili nating pera. Kasi based o ano, sa experience ko ha, sa experience ko lang guys, no, yung mother ko, housewife, and then yung father ko lang yung nagtatrabaho, okay? May sarili kaming mga taxi, operator yung father ko. Yung time na nalasing yung driver niya, siya ang magbiyahe, okay? So, 14 years old lang ako noon. Hindi inaasahan na pagkakataon, yun na pala yung last ng father ko. Dahil na-hold up po siya at na-salvage. 2 days, 3 days siya nawawala. Yung pala, tinapon na yung kanyang ano sa Kawit, Cavite. So, ibig ko sabihin lang, yung case na ganito, kawawa yung mga may iwan kasi nakaasa yung babae sa lalaki. Walang alam. Kaya sa pagkakataon natin ngayon, baguhin na natin yung umaasa tayo. Mas masarap pa rin na kumita tayo ng sarili nating pera. Para kung may dumating man na ganung pagkakataon, alam mo kung paano ka makakabangon sa buhay. Grabe guys, naranasan namin 2 months nang nawala yung father ko dahil wala kaming alam. 14 years old pa lang ako noon. 3 days hindi kami kumakain, wala nang pagkain. Kasi wala nang pumapasok na pera. Naubos na lahat. Diba, naibenta na yung apartment namin, na ibenta na yung taxi namin, biruin mo yon. Kasi nga, walang pumapasok. Labas lang ng labas. Kaya, mas maganda talaga na may alam din tayo na kahit babae po tayo, huwag tayo aasa sa mga asawa natin. Kailangan din natin magsikap sa sarili natin pera. Tama? Kasi kapag nangyari yung ganun pagkakataon, nga ka. Tama po ba? Wala kang alam. Diba? So, ngayon pa lang, galingan na natin para meron tayong sariling income. No? Para kung may mangyari man, hindi tayo kawawa. Diba? So, thank you and God bless. Follow for more.